si Lola Becky para mag-share lang. I'm so tired, you know. Malapit na day off ko. Actually, Sabado pa yun. Monday pa lang ngayon. But anyway, parating na yun. Kailangan ko lang talaga mag-relax yung legs ko. Nag-ice therapy ako ngayon para ma-lessen lang yung pain at saka may swelling. Kasi hindi ako pwede magpa-opera. Gusto ng doktor ko opera, ayoko. So kahit yung shot, medyo delikado. I mean, ang problema kasi sa shot, masyadong mahal na i-request pa sa insurance kung ma-aprobahan. So we'll see. Kasi kung kahit ma-aprobahan yun, meron pa rin akong copay na $600 yata. Medyo mabigat sa bulsa yun. Kaya sabi ko mag-ice therapy na lang muna ako. At saka yung pahinga. Kaya mag-off na ako. Hopefully, wala akong magiging problema kay Lola pag iniwan ko. Kasi may bago akong makakasama na mag-day off. I mean, magtatrabaho, reliever ko, si Lori. Anyway, so mag-share lang ako ngayon, mga pinagpalang OFW, okay? Itong mga to, mga nakasama ko na, nakilala ko na din, may channels sila. So, siguro yung iba familiar sa inyo. Sino, may mga kanya-kanya silang experiences, yung success. Though hindi ganun kalaking success, ano, ang pinaka-importante dito, nakaraos sila at naging ligtas sila sa mga pinapasukan nila na hindi sila naging biktima ng mga, you know, mga abuse. So, at naayos nila ang kanilang mga buhay, mga kahit konting kaginawaan, diba, magkaroon sariling bahay, katulad ni Adele Madoms, at may tricycle na sila. At si Mudra Belts naman, marami kasi siyang anak, nag-iisa lang siya na nagsusuporta, pero laban. Laban lang talaga. At si Ate Edna naman, talagang breadwinner siya ng kanyang pamilya. Pero go, go, go lang siya. Hindi yan nag-asawa. Mas importante sa kanya ang makapag-provide sa pamilya niya. Kasi bata pa yata siya, namatay na yung tatay niya. Anyway, lahat tayo may kanya-kanyang experience ng you know, paghihirap. Pero hindi ito hadlang para guminawa pa rin ang buhay natin. Huwag lang tayo masyadong mangangarap na kailangan maabot natin ang langit, di ba? I mean, unang-una talaga maging kontento lang tayo kung ano mga blessings na dumarating, pinagkakasya, kung ano yung perang kinikita mo na every month. Yung hindi ka mag-go over. Hindi ka maggagastos beyond your means. Talagang iayos mo yung budget mo kasi mas nagiging responsible ka ng ganun. Wala kang magiging dagdag na problema. Kumbaga, yan ang way mo para mabawasan ng problema. Natutuwa ako sa kanila kasi hindi nga daw ganun kalakihan ang kanilang mga sweldo, pero mababait ang mga naging amo nila. Yun ang pinakamaganda doon. Naging safe sila sa kanilang mga pinapasukan. So, isusunod ko dito mga ano nila, share nila, mga sharing nila para lang malaman ninyo ang kanilang mga experiences. Part 1 ito, meron pang part 2, part 3, part 4, whatever. Basta naghintay lang ako ng mga videos kung sino yung unang nagbibigay ng video sa akin. Yun ang susunod ko mga i-vlog. So, ito silang tatlo, si Adele Madoms, Mudrabel's Vlog, at saka si Ate Edna. God bless us all. Be kind to one another. Be safe. And be a blessing to one another. Sana magustuhan nyo itong video na to. Bye now. Hello guys! Ayan, good morning po sa ating lahat. Good afternoon, good evening. Ang channel ko po ay Adele Madoms. So, i-share ko lang po yung experience ko sa pagiging isang OFW. Ayan guys. Ako po ay isang OFW simula ng 2013 to 2021 at ngayon po ay nasa Pilipinas na nagbabakasyon. So, isashare ko lang po sa inyo na nakabuti naman po yung pagiging isang OFW ko dahil po nung umalis ako dito sa Pilipinas noon is walang-wala talaga kami.
And yung mga anak ko is maliliit parang din nung iniwan ko. And syempre, napakasakit nun bilang bilang isang ina na iwanan mo yung mga anak mo na maliliit. And naging maganda naman po yung kinalabasan kasi sa ngayon na may sarili na kaming bahay and yung nagkaroon din kami ng maliit na sasakyan or tricycle. Ayun guys. And napabuti din naman yung pag-abroad ko kasi syempre mabait din naman yung mga naging amo ko sa Saudi Arabia na itinuring din nila ako na isang sabi nga isa pamilya na rin nila. Ayun, mababait sila guys. And may limang anak yung amo ko na puro babae din. Yun ang kinagandahan din doon sa Saudi Arabia. Ayun. And yung YouTube channel ko naman is nagsimula din po yun doon sa Saudi Arabia. Na kumbaga naging libangan ko na rin para mawala yung stress mo, yung pag-iisip mo ayun sa mga anak mo. And naging maganda rin kasi nung umuwi ako, ayun, nakuha ko din yung sahod ko. And yung YouTube channel ko din is matututo kayo doon yung mga past video ko na mga Arabian food tutorial yun guys. Yung mga sa mga gustong mag-abroad, papunta ng Saudi Arabia, or yung mga baguhan na sa Saudi Arabia na ngayon, ayun guys, punta lang kayo sa YouTube channel ko, Adalma Doms, and makikita nyo doon guys yung mga food tutorial ko, ayan. And natutuwa ako dun sa mga feedback kasi may mga nagko-comment doon sa mga food tutorial ko guys. Ayan, thank you very much po sa inyong lahat. And yun lang guys, and maraming salamat sa mga sumusuporta sa ating channel. And Lola Becky, ayun, thank you very much po sa pag-invite mo dito sa akin, sa pag-share ng aking karanasan bilang isang OFW. Ayun lang po guys, and thank you very much! Hello everyone! Kumusta ang mga buhay ng aking kapwa OFWs? Hindi na madali magiging isang OFW. Dati takot na takot ako mag-apply kasi ang dami ko naririnig na ganito ganyan. So takot na takot ako. Pero lumating ako sa point na sumugal ako kasi kailangan dahil hirap na ako sa kalagayan ko na marami akong anak. Tapos hiwalay kami ng asawa ko. So ayun, nakapag-decide talaga ako na mag-abroad. But nagdasal ako talaga sa Diyos. Na sana gabayan niya ako, na sana kahit bigyan niya ako ng ng amo na yung tawag nito, yung utos dito, utos doon, basta ang mahalaga, hindi ako bubugbugin, papakainin ako, ganun. So ayun, yun na nga, in short guys, nung una akong dumating dito sa Kuwait, medyo minalas-malas ako sa amo ko kasi parang lahat ng trabaho ko, lahat ng ginagawa ko, hindi tama. Puro mali. Wala siyang nakikitang tama, hindi puro mali. Tapos yung kahit yung pagpunta mo ng CR, binibilang niya, hindi ka pwedeng kumain hanggat hindi natatapos yung trabaho mo. Tapos yung pagkain laging kulang. Kasi ang budget ko sa isang linggo, bibilihan niya ako ng 6 na itlog, isang linggo ko yon. Tapos ubos yung mga ganun. Gutom ako doon lagi guys. Pero never ako nagreklamo kasi nga nagdasal ko eh na sana Lord kahit yung mga amo na ganyan-ganyan, basta ang mahalaga, hindi ako bubugbugin, papakainin ako. Kahit naman nagugutom ako, pero at least, di ba, pinapakain ako. So, hindi ako nagreklamo kasi alam ko kung bakit ako nandito. So, tiniis ko talaga yun, guys. 2 months ako doon. Ilang linggo pa lang, payat na ako. Kasi 5 a.m. ng umaga, kayod na ako. Kasi kailangan 7 o'clock, tapos na ako sa labas. Kasi papagalitan ako pag 7 o'clock hindi pa ako nakapasok sa loob. Ayan. So, grabe yung trabaho ko. Pero, dasal lang ako ng dasal na sana. Sabi ko kay Lord, bigyan mo pa ako ng lakas ng loob, Lord. Tsaka yung healthy lagi para makasurvive ako sa trabaho kong ito. So, ayun. Nagkasakit ako dun, guys. Tapos, yung dugo ng dugo yung ilong ko, nagreklamo ako sa amo ko na kung pwede, pahinga ako kahit isang araw lang, nagalit siya sa akin. Kasi nga, sabi niya, pumunta ako dito para magtrabaho, hindi para magpahinga. Ayun. So binato niya ako ng Panadol.
Tapos yun guys, binato niya ako ng Panadol. So umiyak ako. Kasi, hirap na hirap na ako. Sabi ko, isang araw lang yung hinihingi ko sa kanya, hindi niya ako mapagbigyan. So ayun, doon ako sa kwarto, nagkulong ako. Siguro, uwi yun ng Panginoon para makaalis ako doon sa bahay na yun. So ayun, nung hindi ako lumabas, tinawagan niya ako sa intercom. Sabi niya, mag-impake ka. Akala ko dadalhin ako sa ospital guys, sinuli ako sa agency. So ayun, nung sinuli ako doon, nalungkot ako. Sabi ko, Lord, ayokong umuwi. Gusto ko pang magtrabaho. Bigyan mo ako ng Lord, ng amo. Bigyan mo pa ako ng chance. So ayun, ang bait ni God sa akin guys. Napunta ako sa mga amo kong ito ngayon. Ang babait nila sobra. Kahit na masasabi kong kuripot sila kasi 5 years na ako dito, hindi man lang sila nag-i-increase. Pero ang bait nila guys. Nagpapakargo ako. Binibigyan ako ng papadala sa Pilipinas. Every time na mangangailangan ako ng ganito, na mag-advance ako kasi may problema sa Pilipinas. Kasi ako lang kasi sumasalo ng lahat ng problema sa amin. Kaya medyo din ako ngayon. Pero grabe, sobrang blessed ako guys. Thankful ako kay God na kahit sa first kong punta dito, na punta ako dun sa amo na na hindi maganda. Pero at least ngayon, binigyan niya ako ng mababait na amo. So yun lang guys. Masasabi ko, hindi talaga madali maging isang OFW. Kung mahina ang loob mo, huwag ka na lang mag-abroad talaga. So gawin mong inspirasyon lagi yung pamilya mo, lalo na yung mga anak mo. Kung may mga anak ka man, iisipin mo na lang lagi kung bakit ka nandito sa malayo. Hello! Shout out to you, Lola Becky and Edna Channel, guys. Gusto ko lang i-share ang aking experience na being OFW guys ng matagal na dito sa Middle East dahil nag 4 years din ako sa Saudi guys at 3 years sa Oman at 12 years dito sa Qatar. Matagal-tagal na rin na panahon ako dito sa Middle East guys, kaya ang mga experience yung guys ay iba't iba naman ang naging experience yung sa mga bansang pinuntahan ko. Ako ang breadwinner ng aking pamilya, kaya ako nakapag-abroad dahil maaga kaming naulila guys at gusto ko makatulong sa aking mga pamilya. At ako'y nakatapos din ng kolehiyo, pinag-aral ko ang sarili ko, walang tumulong sa akin, sarili ko lang para makapag-aral ang kolehiyo. Ang masakit lang, wala akong gagamiting pera na pag board exam, pag guys, kaya naisipan kong mag-abroad, kaya nakapunta ako ng Saudi. Ang plano ko lang guys, maging 2 years, pero hindi ako pinauwi ng aking amo, nag-hunger strike pa ako. Yan ang nangyari sa akin sa Saudi, hanggang 4 na taon guys, hindi ako pinauwi. At maganda din yung dahil nakapag-aral yung aking kapatid, napaaral ko siya ng criminology at may trabaho na siya ngayon guys. At yan din ang kinagaganda ng napunta ako ng Saudi. Tapos umuwi ako, nagdahilan ako at pinauwi naman ako ng amo. Tapos nung pumunta ako sa Oman ngayon, nagplano naman ako na magpatayo ng aming bahay. Yung kubo-kubo namin ay napalitan naman ng simento, kaya yan. Nung nasa Oman naman ako, ang experience ko man doon ay napaka salimuotin guys, dahil maraming mga sipsip kong mga kasama doon hanggat ako ay nahimatay at bigla na lang ako umuwi ng bigla-bigla guys. Kaya yan din ang experience ko doon. Ngayon nandito na ako sa Qatar guys, at maraming taon na ako nandito. At marami na rin akong natulungan mga pamangkin ko. At na-continue ko na yung aking bahay sa awa ng Diyos, na tapos na. At plano ko na rin umuwi guys, dahil pagod na rin ang sarili natin sa abroad sa tagal-tagal na. Wala naman tayong maraming ipon, pero at least meron konti. At at least malusog tayo umuwi guys. Yan lang ang experience ko guys. Marami pang iba, pero hindi na lang natin isa-isahin. Thank you ulit, Lola Becky, and thank you so much sa inyong support. God bless you from Ate Edna, from Qatar. Bye, Lola! Nandiyan si Lola, nagbibigay ng pabala. Ikaw ay makinig, huwag na pa.
lola.